na maaaring humantong sa diskriminasyon sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya. Protektahan ang mga taong apektado ng COVID-19. Panatilihin nating pribado at kumpidensyal ang pagkatao ng mga pasyente. Mag-iingat sa pag-share ng post sa social media. Labanan ang pagkalat ng anumang hate speech o fake news. Tumulong na mag-share ng tamang impormasyon nang hindi nananakot. At magbigay suporta sa mga kapamilya at kaibigan, hanggang sa mga pasyente, health workers at frontliners. Isang paalala mula sa CWC, UNICEF at ng inyong lokal na pamahalaan. Ang pag-ayo, yara lamang kay Hesukristo. Ini ang 1233 Radyo DYVS. Nagapalayag sang mensahe sang kaluwasan ni Hesukristo sa anuman nga panahon, pinaagi sa radyo pagbag-o nga teknolohiya sa sulod sang 46 ka tuig. Hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Sea Oil Philippines Incorporated ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dahil mahalagang magpatuloy ang pag-aaral ng bawat bata, may pandemya man o wala. Handa na pala kamong mga bata? Yari na ang inyong eskwelahan sa kahanginan. Ang Radyo Eskwela, dala sa inyo sa Department of Education, Division of Bacolod City, Kag 1233, Radyo DYVS. Ang Department of Education, Division of Bacolod, upod ninyo nga nagaugyon. Agugto ang edukasyon, magapadayon. Radyo Eskwela, una sa tanan, bata, buligan, abligan, tuduan, alalayan. Radyo Eskwela. Magandang hapon sa ating mga ALS learners at sa mga magulang na nakikinig sa ating programa Radyo ALS Eskwela ng Department of Education, Division of Bacolod City, kasama ng ating partner 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Ako po si Teacher Irene D. Camarista, ang inyong District on ALS Coordinator. At ako naman si Teacher Midea B. Napilan, inyong ALS Mobile Teacher ng ALS District 2. Kami ang inyong mga ALS RBI Teacher ngayong hapon. Sa ALS, may pag-asa! Magandang hapon sa iyo, Teacher Midea. Masaya akong nakasama tayo ngayong hapon. Ako din naman, Teacher Irene. Masaya rin ako na magkasama tayo ngayong hapon upang mahibaagi ang episode 12 sa ating mga tagapakinig. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa karapatang makapagrehistro at bumoto. At layunin naman natin ang linangin ang ating sarili at magkaroon ng ugnayan sa komunidad. Sa susunod na taon, May 9, 2022 na ang ating presidential election. At abala na ang ating mga politiko sa paghahanda para sa susunod na taon. Sigurado ako marami namang pangako ang mapakinggan natin, mga plataporma sa mga tumatakbo ngayong darating ng eleksyon. Ang daming gustong kaibiganin ka. Gusto kang kilalanin kahit hindi ka kamag-anak at pipilitin kamag-anak kayo. Manunuyo para butuhin lang sila. Daming mga litrato o mga nakapaksil sa daan. Iboto ninyo ako. Party list, iba't ibang posisyon mula pagka-presidente, vice-presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, councilor, from national to local election. Mula apare hanggang hulo, buong bansa ng Pilipinas ay masasaksihan ang halalan. Dito naman ulit pipili ang ating kababayan at kung magkamali, muling anim na taong nagdudusa bunga ng maling pagpili ng kanilang mga pinuno. Paalala lang tuwing halalan mga kaibigang tagapakinig. Dapat huwag ipagbibili ang inyong mga boto. Piliin ang pinuno o leader
na may puso at mahal niya ang kanyang bayan. Hindi sa pangako lang ang kanyang mga salita, kundi makikita rin ito sa kanyang mga ginagawa. Pag-aralang mabuti ang performance history ng isang pinuno bago siya iboto. Kilalaning maigi ang isang politiko bago siya iboto. Magboto tuwing halalan para hindi naman masayang ang inyong mga karapatang pumili ng tamang pinuno. Tama ka, Teacher Medea. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya sa simula pa lamang, maingat na pag-aralan bago gawin ang isang desisyon. Ipanalangin natin sa Panginoon paano niya ipakita ang totoo at nararapat na tao na ating butuhin tuwing halalan. Makinig sa mga balita at kung anong makatotohanan ng impormasyon tungkol sa nagpapatakbo sa eleksyon para meron kang basihan ng totoo niyang hangarin sa paninilbihan sa ating bayan. Nais ko munang simulang basahin ang ating mga katanungan na dapat sasagutan ng ating mga IELTS learners sa kanilang mga learning activity sheets, Teacher Irene. Mga learners, ready na ba kayong makinig ngayong hapon? Simulan natin sa mga unang bahagi ng katanungan. Sino ang tumawag ng pulong? Ano-ano ang mga katangian ng isang buboto? Sino-sino ang mga tauhan ng kwento o dula? Kayo ba ay kwalipikadong makapagrehestro sa darating na eleksyon? Panglimang tanong, ano ang mga problema sa pagparehestro at tinatalakay sa kwento? Pang-anim, maaari niyo bang sabihin kung paano ang pagparehestro? Pang-pito, sino ang may karapatang magparehestro? Pang-walo, sino naman ang di maaaring magparehestro? At pang-siyam, bakit hindi dapat ipagbili ang karapatang bumoto? Mga IELTS learners, lumapit na sa inyong mga radyo, hawakan ang inyong mga RBI Learning Activity Sheets at ballpen at makinig ng mabuti sa ating dula ngayong hapon na pinamagatang, Bata, May Karapatan Ka. Episode 12, Titulo, Handa ka na bang bumoto? Karapatang makapagparehistro at makaboto kapag eleksyon ang ating paksa ngayon. Ang ganitong paksa ay bahagi pa rin ng ating layunin na linangin ang ating sarili at magkaroon ng ugnayan sa komunidad. Bawat mamamayang Pilipino ay may tinatamasang karapatan. Ang mga karapatang ito ay nakatakda sa katipunan ng karapatan na nasa saligang batas. May dalawang uri ng karapatan. Ang mga ito ay ang karapatang sibil at karapatang politikal. Ang karapatang sibil ay karapatan ng bawat Pilipino bilang naninirahan sa isang pamayanan. Ang karapatang politikal naman ay nauukol sa pagpapalakad ng pamahalaan. Dapat alam ng isang Pilipino at dapat isinagawa ng isang mamayan ang kanyang mga tungkulin bilang Pilipino. Isa sa mahalagang tungkulin at karapatan ng isang Pilipino ay ang magpatala at bumoto. Sa pamamagitan nito, mailalahad ng isang Pilipino kung anuman ang kanyang gusto. May tungkulin at karapatan ang bawat isa sa atin na makibahagi sa pamamahala sa ating bayan. Papaano na isasagawa ito? Sa pamamagitan ng pagpapatala at pagboto tuwing eleksyon. Sa isang malayang bansa tulad ng Pilipinas, ang pinakamabuting proseso sa pagpili ng mga kinatawan ng mga mamamayan ay sa pamamagitan ng pagboto. Upang makatiyak na may maayos, malinis at kapanipaniwalang eleksyon, ang mga batas ukol sa eleksyon ay nakatakda sa aklat na pinamagatang Omnibus Election Code, Homilec Rules of Procedures and Other Election Laws. Pero alam ba ninyo ang mga katangiang dapat taglayin upang makaboto ang isang tao? Ano naman ang mga diskwalifikasyon ukol dito o sino yung mga taong hindi maaring bumoto? Malalaman natin ang mga ito sa ating kwento na pinamagatang, Handa ka na bang bumoto? Sa kwentong ito, itatampok ang isang pagpupulong sa barangay.
Nagpatawag ng meeting ang kapitan ng barangay at kanilang pinag-usapan ang mga problemang makakaharap ng mga tao kapag nagpaparehistro at kapag bumoboto. Nagkaroon ng mga pagtatanong mula sa mga taong bayan. Ang ilan sa mga napag-usapan ay kung sino ang kwalipikado magparehistro, sino ang hindi makakaboto, at ang mga problema sa rehistrasyon at botohan. Kunting katahimikan lamang po mga kaibigan. Ipinatawag ko kayo dahil may pag-uusapan tayong mahalaga. Tayo'y nadirito upang pag-usapan ang nakatakdang pagrehistro para sa nalalapit na eleksyon. Sa susunod na Sabado at Linggo naman ay ang pagrehistro ng mga botante. Ating pag-uusapan kung ano ang gagawin para maging maayos at tahimik ang pagrehistro. Atin ding pag-uusapan ang mga problemang inyong makakaharap na may kaugnayan sa pagrehistro at sa pagboto. Kasama natin ngayon ang isang opisyal ng COMELEC dito sa ating bayan upang sagutin ang ilang mga katanungan ninyo ukol sa pagrehistro at magbibigay na rin ng ilang mahalagang impormasyon ukol dito at sa pagboboto. Narito po si Ginoong Rolando de Leon. Maraming salamat po, Kapitan. Mga kaibigan, huwag po kayo mag-atubiling magtanong. Mainam yung kayo'y magtatanong upang malaman ang impormasyong napakahalaga para sa bawat Pilipino. Ang pagboto po ay ating tungkulin at karapatan. Kailangan gawin natin ito ng wasto. Pero bago tayo makaboto, kailangan magparehistro muna po tayo. Tama si Ginoong de Leon, mga kababayan. Ngayon, ano ang mga katanungan ninyo? Eh, Kapitan, 18 pa rin ba nakatakdang edad para magparehistro ang isang tao? Oo naman! Kaya samahan na ninyong magparehistro ang inyong mga anak na sumapit na sa 18 taong gulang. Eh, kami po, Kapitan, kalilipat lang ho namin dito ng mga ilang buwan. Pero kami po ay nakarehistro sa probinsya ang aming pinanggalingan. Kailangan pa ba namin magparehistro ulit? Abay, kailang ipakansela ninyo ang inyong rehistro doon para kayo makapagparehistro ng panibago dito sa ating bayan. Eh, ano pong gagawin namin? Di ba pwedeng magparehistro na lang ng panibago dito? Aba, hindi pwede yan. Eh, kung pagkaboto ninyo dito, umuwi naman kayo sa probinsya, bumoto ulit kayo doon. Eh, di, flying voters pa ang mangyayari sa inyo. Bawal po yun. Umuwi kayo sa probinsya ninyo o kaya'y sumulat sa inyong munisipyo at ipakansila ang inyong rehistro. Bibigyan kayo ng cancellation paper at ito ang ipapakita sa COMELEC dito o sa Board of Election Inspector para kayo'y makarehistro ng panibago. Eh, ano po ba mga kwalifikasyon para makarehistro ang isang tao, Kapitan? Unang-una po dapat ay 18 taong gulang na magpaparehistro. Siyempre ho, kailangan mamamayan ng Pilipinas. Dapat hindi naaalisan ng karapatang bumoto. Dapat namuhay siya o tumigil sa Pilipinas ng may isang taon. At dapat may 6 na buwan siyang namuhay sa bayan kung saan nais niyang magparehistro at bumoto. Ah, ano po yan, Kapitan? May sinabi kayo ukol sa pag-aalis sa karapatang bumoto. Pwede po ba yun? Oo naman. Tinutukoy dito ang mga diskwalifikasyon. Sino ang mga taong hindi makaboboto? Ito ang mga sumusunod. Una, ang sino mang nasentensyahan ng pagkabilanggo na hindi lalampas ng 1 taon at di ito nabigyan ng plenary pardon o amnestia. Ikalawa, ang sino mang nahusgahan ng korte sa krimen na may kinalaman sa kataksilan sa pamahalaan tulad ng rebelyon, sedisyon, di pagsunod sa anti-subversion law o kaya'y paggamit ng armas o krimen laban sa katatagan ng pambansang seguridad. Eh, yung mga sila ulo po ba'y pwedeng bumoto? Siyempre naman, hindi po. Hindi maaaring makaboto ang mga taong wala sa matinong pag-iisip.
Paano naman po kung nawala ang voter's ID? Makakaboto po ba uli? Lolo, kailangan iniingatan mabuti ang voter's ID. Ano po? Dahil walang duplikado ito. Pero kung ito'y nawala, kailangan gumawa kayo ng affidavit o testimonya ng isang taong nakakakilala sa inyo. Halimbawa po, ang inyong kapitbahay o kaya naman ang kapitan ng inyong barangay. Ito po ang ipipresenta sa miyembro ng election board upang kayo'y makapagparehistro at makaboto ulit. Kapitan, yan pong hindi marunong masyadong bumasa o sumulat, o kaya yung mga matatanda, pwede ba silang makaboto? Ang mga ganong tao ay dapat sinasamahan kapag sila'y boboto. Pati na yung mga may pisikal na kapansanan ay pwede rin makaboto, pero dapat silang samahan ng kanilang mga kamag-anak. Ginoong De Leon, siguro yung makabubuti kung ipaliwanag ninyo sa kanila kung papaano ang pagrehistro. Opo, Kapitan. Mga kaibigan, sa araw ng rehistrasyon, pumunta po kayo sa itinakdang lugar kung saan gagawin ito. Hanapin ang pangalan ninyo sa listahan na nakapaskil sa dingding ng gusaling paggaganapan ng rehistrasyon. Sa loob ng kwarto ay may mga opisyal ng COMELEC na magbibigay ng forma na inyo namang sasagutan. Ang impormasyon pong ito ay nauukol sa personal na kalagayan ninyo tulad ng inyong pangalan, edad, kailan at saan kayo pinanganak at iba pa. Kapag natapos na ninyong sagutin ito, bigbigyan po kayo ng inyong kopya na may nakalagay ng mga numero. Ito po ang inyong voter's ID. Ganun lang po ba? Madali lang pala eh. Aba, oo, hindi mahirap ito. Ginagawa natin ang pag-rehistro upang legal tayong mapabilang doon sa mga taong kwalipikadong makapili ng kandidatong mamamahala sa ating gobyerno. Meron pa ba kayong mga katanungan? Naku, Kapitan, wala na po. Maraming salamat sa inyong mga paliwanag. Sikapin nating maging maayos ang pagpaparehistro. Magpapaskil kami ng listahan ng mga butante para maalaman ninyo kung saan ang inyong presintong pagbobotohan. Magtatalaga rin kami ng mga taong mag-aayos sa katahimikan at kaayusan sa araw ng pagrerehistro. Sabihin ninyo sa inyong mga kakilala, mga kamag-anak, na magparehistro sila ng maaga upang maiwasan ang pagkaabala. Maaaring samahan ninyo sila sa kanilang pagpaparehistro. Gamitin po natin ang ating karapatang ito. Makakaasa kayo sa aming suporta, Kapitan. Opo nga. Upang maging maayos ang ating rehistrasyon at botohan. Sige, maraming salamat sa inyong pagparito. Kayong lahat, maraming salamat. Inaasahan kong ipamamalita ninyo ang tungkol sa pagpaparehistro sa inyong mga kamag-anak at kakilala. Inuulit ko, gamitin natin ang karapatang bumoto. Huwag natin itong ipagbili. Ito'y ating tungkulin at karapatan bilang mamamayang Pilipino. Inyong narinig ang mga problemang may kinalaman sa pagrerehistro para makaboto. Inaasahan kong alam ninyo na ang mga wastong pamamaraan sa pagrerehistro at ang kahalagahang magamit ang karapatang makapili ng tunay na kinatawang mamamahala sa pamahalaan. Huwag abusuhin ang karapatang ito. Marami tayo nababalitaan na ipinagbibili ng ilang mga mamamayan ang karapatan nilang ito. Dapat maging totoo tayo sa ating mga sarili. May obligasyon tayong gamitin ang ating karapatang bumoto. Gamitin natin ito ng tama at maayos at ayon sa sinasabi ng ating konsyensya. Huwag ipagbili ang karapatang bumoto. Kayo ba'y kwalipikado ng makapagparehistro para sa darating na eleksyon? Bilang pagsubok sa inyo, anong mga problema sa pagrerehistro ang tinalakay sa kwento?
Sabihin nga ninyo kung papaano ang pagre-rehistro. Sino ang may karapatang magparehistro? Sino naman ang hindi maaari magparehistro? Bakit hindi dapat ipagbili ang karapatang bumoto? Kung hindi nyo tiyak ang inyong sagot sa mga tanong na ito, maaari ninyong pakinggan muli ang tape at basahin ang inyong learning guide. Inaasahan kong nakapagbigay na naman kami ng dagdag na kaalaman sa inyo. Hanggang sa sunod nating pag-aaral, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, Teacher Medea, maliwanag nating napakinggan ang Episode 12, Handa ka na bang bumoto? Para sa bahagi ng mga katanungan, una, sino ang tumawag sa pulong? Sagot, ang tumawag ng pulong ay ang kapitan ng barangay. Ano-ano ang mga katangian ng isang boboto? Mga sagot, una, kailangan 18 years old pataas ang pwedeng bumoto. Pangalawa, magparehistro ng panibago kung hindi nakaboto noong nakaraang eleksyon. Pangatlo, dapat isa siyang mamamayang Pilipino o citizen sa lugar na kung saan siya boboto. Kailangan sumunod ayon sa mga legal na pamaraan sa pagboboto. At panglima, kailangan sa araw ng rehistrasyon ay pupunta at hanapin ang pangalan na kung saan nagparehistro. Sino-sino ang mga tauhan ng kwento o dula? Ang sagot, ang kapitan ng barangay, official ng COMELEC na si Ginoong Ronaldo de Leon, mga tagapakinig o mga butante na mga nakinig sa kapitan ng barangay. Kayo ba ay kwalipikadong nakaparehistro sa darating na eleksyon? Sagot, magiging kwalipikado lang tayo, sa pagrehistro sa darating na eleksyon kung tayo ay 18 years old pataas, isang normal at walang kaso mula sa Korte Suprema na may kinalaman ng kataksilan, rebelyon, sedisyon at iba pa. Ano-ano ang mga problema sa pagrerehistro ang tinalakay sa kwento? Sagot, ang mga bagong lipat na hindi man lang nakaabot ng 6 na buwan ang kanilang paninirahan sa barangay na kanilang pagbubutuhan. Hindi nakaabot ng 18 taong gulang ay hindi dapat pinahihintulutan na boboto. Mga bilanggo na hindi lumampas ng 1 taon at hindi nabigyan ng plenary pardon o amnestia. Pang-anim na tanong, maaari nyo bang sabihin kung paano ang pagre-rehistro? Sagot, kailangan 18 years old pataas ka na. Pumunta sa lugar na kung saan inaanunsyo ng COMELEC para magparehistro. Sundin ang tamang pamantayan mula sa COMELEC para iwas problema. Sino ang may karapatang magparehistro? Sagot, ang mismong 8 taong gulang na. Dapat namuhay sa bansang Pilipinas ng 1 taon. 6 na buwan sa bayang kanyang tinitirahan. Pang-8 tanong, sino naman ang di maaaring magparehistro? Sagot, yung hindi nakaabot ng 18 years old. Ang mga wala sa wastong kabaitan o merong sira sa ulo o wala sa kanyang matinong pag-iisip. May mga kasong rebelyon, kataksilan sa gobyerno o di nabigyan ng plenary pardon or amnestia sa korte. Bakit hindi dapat ipagbili ang karapatang bumoto? Sagot, dahil dito nakasalalay ang tamang pamamalakad ng ating pamahalaan at makapili ng tamang pinuno o lider na dapat manilbihan ng maayos sa ating bayan. Ang karapatan natin bilang mamamayang Pilipino ang pumili ng tamang mga pinuno ng ating bansa. Para sa mga gumagamit ng ating Aral Muna apps at IELTS 2.0 ICT4 modules, isearch lang po ninyo sa internet www.deped.gov.ph
at pwede ninyong pag-aralan at sagutin ang mga modules na nakaugnay sa ating dula ngayong hapon. Ito ay kinabibilangan ng Participate in Elections Secondary Level, Civil and Political Rights Secondary Level, Makibahagi sa Eleksyon Secondary Level, Mga Karapatang Sibil at Politika Secondary Level. Bago tayo magpaalam, Teacher Medea, nais ko munang ipaalam sa ating mga tagapakinig na patuloy pa rin ang enrollment sa ALS. Dalhin lang ang inyong mga birth certificate at school card. Kung walang school card, pwede ang school certification na nagsasaad ng inyong LRN number at paaralang huling dinaluhan. Kung meron pa kayong mga katanungan, pwede ninyo kaming tawagan o mag-text sa 0950-266-5192 o 0956-795-4789. Ulitin ko, 0950-266-5192 o 0956-795-4789. At hanapin lang po si Teacher Irene D. Camarista at Teacher Medea B. Napilan. Pumunta lang sa ating mga ALS Community Learning Center, Andres Bonifacio Elementary School 2, Estefania Elementary School, New Life Baptist Church, Barangay Estefania, Bacolod City. Patuloy pa rin tayo sa mga ALS Elementary at High School Program Completers for School Year 2019-2020 at mga nakaraan pang mga school years at ang lahat ng mga temporarily enrolled sa junior at senior high school based on DepEd Memo OUCI 2021-049 dated February 24, 2021, nagkakaroon tayo ngayon ng assessment and validation ng presentation portfolio simula noong buwan ng Abril hanggang katapusang araw ngayong buwan ng Mayo para sa distribution of certificates and diploma para naman sa darating na buwan ng June 2021. Para sa ating food for thought ngayong hapon na nagmula sa James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Hanggang sa muli, ako po si Teacher Irene, ako naman po si Teacher Medea. Palaging tandaan, sa ALS may pag-asa. Magandang hapon sa inyong lahat.